Hello guys, welcome to my channel. Ayan, gusto ko muna magpasalamat dahil meron akong 1,000 subscribers. Salamat sa mga nag-subscribe. So, dahil dyan, meron akong gagawing tutorial. So dahil first time ko po itong gagawin, sana maintindihan nyo. tuturo ko po ngayon kung paano mag-loop, paano gamitin ang loop. Lalong-lalo na dun sa mga nagigigs, ano? So, at sa mga nag-start pa lang, gumamit ng loop, makakatulong siguro to dahil kahit konting idea lang. Ayan guys, hindi nyo ba alam na napakaraming kanta ang pwede nyong paggamitan ng loop? Lalong-lalo na sa mga nagsosolo or may grupo kayo, meron kayong percussion or vocalist, mas maganda nga yung ganun, ano? Meron kayong vokalista dahil makapag-focus ka sa mga gagawin mo. O pwede rin naman multitasking. Solo ka, ayan, gagawin mo lahat, no? Pampabusog siya ng tunog. Kaya lang, minsan hindi natin alam kung paano gamitin. Katulad ng nangyari nung una akong bumili ng loop. So, medyo nahirapan ako noon. Hindi ko pa na-realize kung gaano siya ka-useful ang loop. Nung katagalan, ayun na. Saka ko na naintindihan na kailangan pala talaga natin ng loop. Kasi maraming kanta ang pwede mong paggamitan ng loop. Karamihan sa kasi sa mga kanta, pare-pareho ng akorde. Ang pagdating ng first stanza, chorus, and then adlib, ayan. Minsan magkapareho yung stanza at saka adlib na part. So, yung dalawang yun magkapareho, stanza at adlib. Ang gagawin mo, ilulup mo na yung stanza. Para pagdating ng adlib, ipiplay mo na yung na-loop mo. O di kaya, chorus, magkapareho siya ng accorded dun sa adlib. So, kung alin yung may kapareho, yun ang ilulup mo para magamit mo siya. Alright, sige. Try natin na. Pakita natin. Halimbawa, o di kaya, pwede ka rin mag-loop sa mga chords na minsan tatlong beses inuulit or dalawang beses inuulit or maraming beses inuulit. Pwede mo na siyang i-loop. Tulad nito, intro. Ba? So, pwede ka na maglaro habang naka-play. Pinayaga ng aeroplano. I mean, aeroplano pinayak. Okay lang, baby, huwag kang magbago. Dito ka lang humibing sa aking piling antukin. Play ulit. Kukukupin na lang kita. Sorry, wala ka nang magagawa. Mahalin mo na lang ako nang sobra-sobra. Para batas naman tayo, diba? So, pinatay ko na yung loop, no? Pinatay ko na. Ang isa nyo pang dapat siguraduhin, kapag pinatay mo yung loop, siguraduhin mong sasaluhin mo ng live para hindi titigil ang momentum ng tunog, no? Hindi siya magka-cut. Paano ko ba siya ginawa, di ba? Nagkaramang sabay mo siya ang pinatay mo, no? So, dahil ang susunod kong kakailanganin dito is ang chorus.
Yung chorus kasi, magkapareho yun ng adlib. Yung akorde nila, magkapareho. So, habang kumakanta ako, nagtatrabaho naman yung pako. So, buburahin ko na yung una kong nilop. Magkukorus na ako. Pira ko na. Sasalubungin natin ang kinabukasan nang walang takot at walang pangamba. Tadhana'y merong trip na magkapangyarihan. Kung ayaw may dahilan, gusto pala siyempre, magla-live ka na. Pinayagan ang manghula. Tapos yung nilup mo, steady lang muna yun. Huwag munang galawin. Kasi magagamit mo siya. Magamit mo siya mamaya. Pero kung sa tingin mo naman nagkamali ka, may isang chorus pa naman eh. Bago mag-adlib. Isang chorus at bridge. So, nagkamali ka. Kunwari, nagkamali ka na ang pag-loop mo. Ikaw lang nakakaalam dun eh. Pwede mo siya burahin ulit. Tapos, e-record mo ulit yung susunod na chorus. Ano? Pwede rin naman kung sa tingin mo naman okay na yun. Yun na yun. Tapos, babalik tayo ulit sa chorus. Ano pala? Oh, balik tayo sa chorus. Tapos, bridge. Long as we stand as one. Ano man ang ating makabangga, nothing will ever break us. Wala talaga, as in wala. Sinalo ko na siya kaagad. Jam-jam lang naman yun. Kasi mahirap talaga siprahin yung mga tunog na hindi mo naman siya kailangan talaga kunin lahat. So, ang importante, yung yun nga, hindi siya mamamatay. Yung ano, kumbaga sa ano, kahit paano, dahil sa loop, nagagampanan mo yung kahit hindi mo naman siya perfect na adlib, o at least, napakalaking tulong nun, no? So, yun lang. Yun yung isang kanta na pwede mo paggamitan ng loop. Napakarami po ng kanta. Grabe. Yung iba, syempre, baka, alam nyo na, baka mas CPR tayo. Hindi tayo pwedeng gumamit ng basta-basta na lang. At least kasi, yung mga ganitong kanta, hindi naman siguro. So, yun lang. Pag-aralan nyo lang yung kanta na kung saan parte ang magkapareho. Kasi marami ding kanta na una pa lang. Hanggang matapos. First stanza, chorus. Para pareho lang lahat. Sa bridge lang nagkakaiba. Tapos balik na ulit. So, yun yung mga kantang masasarap gamitan ng loop. Kasi makakapag insert ka ng ibang akorde. Thank you.
graduhin nyo lang na papatayin nyo na yung loop, eh, sasaluhin nyo ng live. So, hindi siya mapuputol yung tunog. Napakarami pong kanta ang pwede nyo paggamitan ng loop. Yun lang. Ang pag-aaralan nyo lang kung saang parte ang magkapareho ng akorde. Ang kapareho ng akorde dun sa adlib. Gustong pag-aralan ng mga kanta, pwede tayo magtulungan, ano? Magsipra tayo. Or mabigyan ko kayo ng idea, or kayo naman may makakuha akong idea sa inyo. So, ganun-ganun lang, share-share lang tayo. Pwede 'yon, ano? Basta 'yun lang ang suggest ko sa mga nagigig katulad ko, no. Katulad nyo, kung sino man diyan. Ay gumamit kayo ng loop, pag-aralan nyo yung loop. Napakasarap kapag alam nyo nang gamitin. Alright, salamat po. At kung may mga katanungan kayo dyan, mag-comment lang kayo, tapos sisikapin natin na kung ano man yung pwede nating maibigay na ano. Pero hindi ko naman sinasabi na 100% eh masasagot ko. Siyempre, hindi naman tayo ganun kagaling. Kumbaga, nagbibigay lang tayo ng konting idea, or nangihingi rin ako ng konting idea kung sino man ang pwedeng... Diba? Ganun lang. Share-share lang. Salamat po.